Hi mga kasmohet! So, welcome po ulit sa channel ko na Pinay in Britain! So, today guys, i-share ko sa inyo yung mga requirements na pinasa ko nung nag-apply ako ng UK Tourist Visa. Para po dyan sa mga mag-apply pa lang na may mga sponsor din na Briton or hindi man Briton pero nandito sa UK at gustong pumasyal dito sa UK, ito po ay para sa inyo. So, start natin sa cover letter. Ano nga bang mga nasa cover letter? Paano ba gumawa ng cover letter? Diba? So, pag sinabing cover letter, syempre, unang-una, kailangan medyo formal siya. So, nandun yung address. Diba yung address sa top ng ano, letter, yung address ng pagsisendan nyo. So, nandun yung date, kung kailan nyo ginawa yung cover letter na yon. Tapos, nandun din yung name nyo, dahil kayo ang applicant, diba? Nandun yung name nyo, address nyo, saka yung cellphone number or telephone number. Unang ilalagay nyo dun sa cover letter, syempre, kung ano bang balak nyo gawin dito sa UK. Like, or, dear madam, sir, something like that. Ay, tapos yun, diba, kayo na, ano, na aplikante, lalagay nyo dun, want to visit my boyfriend. For example, yung asawa ko. Want to visit my boyfriend, Peter Thompson, in the UK. Yan, British citizen, mga ganon. Nakarelasyon ko na ganitong buwan or taon, ganun yung mga ilalagay nyo. Ilalagay nyo rin kung gano'n na kayo katagal, kung gano'n na kayo katagal na magkarelasyon, kung paano kayo nagkakilala, na nakilala ko sa ganitong lugar, or sa ganitong app, ganitong dating site, pwede nyo ilagay yun. Basta ang importante naman guys, nagkita na kayo talaga ng personal. Kung sino man yung magiging sponsor nyo. Kasi, pag hindi kayo nagkita pa ng personal, kukwestiyonin yan na parang hindi genuine relationship. So, kailangan i-explain nyo na nagkita na kayo na ng, limbawa, nagpunta na siya sa Pilipinas. Nadalo ka niya sa Pilipinas, mga ganon. So, lalagay nyo rin doon yung paano kayo nagko-communicate? Paano ba? Halimbawa, Skype, Messenger, ganyan, FaceTime, KakaoTalk, kung may KakaoTalk pa ba? WhatsApp, bukod doon, ilalagay nyo rin po yung anong mga balak nyo gawin sa UK pagdating nyo doon. Balak nyo bang mamasyal? Or gusto nyo lang mag-stay din sa lugar niya mismo para makilala yung family niya, para mapakilala kayo sa mga kaibigan niya, para dahil meron kayong balak na sa future, halimbawa, balak nyo na magpakasal sa future, pero mas maganda, makilala ka muna ng family niya ng personal, di ba? Kailangan niya, ilagay nyo doon yung mga detalyeng ganun. Tapos, ilagay nyo rin doon kung halimbawa, kung magkano yung balak nyong magasto sa UK, kung anong mga, anong flights or anong airlines yung gagamitin nyo, sasakyan nyo. Maganda yung ilalagay nyo rin sa cover letter niyan. Ako kasi naglagay din pala ako doon nang nasabi ako na after, halimbawa, after like 3 weeks, uuwi ako ng Pilipinas kasi kailangan ako ng anak ko. Kasi yung anak ko, yung tinatawag ko na, ginamit ko na strong tie para makapunta sa UK. Ano nga ba ang strong tie, guys? Ang strong tie, yan yung mga bagay na babalikan mo sa Pilipinas. Yan yung mga iiwan mo sa Pilipinas, pero babalik ka. Yun yung proof na babalik ka sa Pinas, di ba? Katulad ng anak, trabaho, ano ba, bahay o lupa, properties, kotse, siguro pwede kotse, pero hindi ko sure kung pwede ang kotse ha. Pero kung binabayaran pa ang kotse, siguro pwede. Kung nag-renta kayo ng bahay, yan, pwede yan, guys. Basta, importante, meron kayong letter from your landlord na doon kayo nakatira at meron pa kayo, yung ano, kasi ba, diba kapag nag-renta ka ng bahay, merong contract yan. Bawa 6 months, ganon, yung nire-renew ng nire-renew, yun, kailangan ipasa nyo yun. So, bukod sa cover letter, nagpasa rin ako ng
ano, ng passport, kailangan na, na-scan ko na yan. Iniscan niya na yan at print sa A4. Lahat po ng requirements guys, ha, kailangan naka A4 paper. So, kailangan nandun yung old and new. Kung may old kayong passport, kailangan i-print nyo rin yan. Sali yan sa requirements nyo. Old and new. Naka PSA, birth certificate. Kailangan latest. Mas better yung latest. Kasi marami nang na-fake ngayon, di ba? So, mas maganda yung mayroong pang galing talaga sa PSA. So, pasa nyo rin guys yung mga remittance receipt nyo. Kung pinapadala kayo ng mga jowa nyo, di ba? Pasa nyo rin yan. Like, kung ginagamit nyo mga, ano, mga Western Union, pasa nyo lahat. Kasi, proof of relationship yan guys. Proof of relationship. Proof na talagang sinusup, ano kanya, na talagang genuine yung relasyon yung dalawa. Kasi, di ba, wala naman magpapadala kung hindi naman genuine yung relasyon yung mag-jowa, di ba? So, ako, kasi meron akong, ano, savings, sinama ko rin yung savings ko. Pero, huwag kayo basta-basta magpapasa ng savings nang wala kayong proof kung saan galing yung mga pera na nandun sa savings nyo. Ako kasi, galing yon sa mga padala ng jowa ko noon. So, nagtali yun, nagtali. So, lahat ng padala niya, nilalagay ko ron kasi hindi ko talaga ginagastos. Bibigay lang yun sa akin, pero hindi ko ginagastos yung pera. Talagang iniipon ko lang. Nagulat na lang siya talaga may ipon akong pera. Tapos, nagastos din naman namin dalawa yun. Naging tulong ko sa kanya yun nung pagpunta ko sa UK. So, tapos guys, ano, yung pati pala yung certificate, bank certificate, nagpasa ako mula yan mismo sa bangko na pinaglalagyan ko ng pera. Ayun, bank certificate na may mismong signature ng manager. Tapos, dahil nga, strong tie ko ang aking anak, nagpasa po ako ng birth certificate niya, PSA din po. Bali, original yon. Kasi, nasa A4 naman talaga siya. Naka A4 na yung mga PSA, naka A4 na. Tsaka, nagpasa rin po ako ng ano ko, sample flight itinerary ko, flight and trip itinerary. Bali, hindi kailangan po magpabook ng ticket, ha? Wag kayo magpapabook ng ticket habang wala pa kayong visa. Dahil baka masayang yung ticket nyo. Pwera na lang ko refundable. Bali, ako kasi, gumawa ako ng ano, pwede naman kasi mapupunta ka sa isang website, like Emirates, for example. Tatype mo lang doon yung mga ano, type mo lang doon kailan ka pupunta, balak mo mag-flight, kung kailan mo bumalik. Tapos ipiprint mo na lang, yun yung pinasa ko. Then, gumawa po ako ng trip itinerary ko from day 1 to day 30. Kasi, ang naalala ko mga 1 to 30 days ako, basta 30 days ako nagstay sa UK or mga, basta maximum 30 days. Basta nilagay ko doon day 1, arrive in UK, ganyan. Rest muna, 'di ba? Syempre, alang ang gala agad. Pagkarating sa UK, gala agad, 'di ba? Then second day, meeting the family. Ganyan. Then third day, gala, pasyal. Tapos nilagay ko rin doon kung magkano yung sa travel itinerary ko, guys. Dinagay ko rin doon pala kung magkano yung mga magagastos per day. Yes. Ganun po yung ginawa namin. Pero hindi niyo naman kailangan po gayahin, okay? Hindi nyo kailangan gayahin na maglagay pa kayo ng trip itinerary. Optional yan. Nasa inyo po yan kung gusto nyo rin maglagay. Basta ako kasi, trip ko, yun yung gusto ko. Yung talagang, masyado kasi akong parang, alam mo yung word na, ayoko na may kulang. Alam mo yun. So, dahil nga, ang strong tie ko nun ay ang aking anak. Syempre, sino mag-aalaga sa anak ko? Habang nasa UK ako. Yan ang kailangan yung, isa pa sa kailangan yung ipasa. Yung letter ng mag-aalaga. Like your mother, your father, your brother, and your sister. Kahit halimbawa, mother and your daddy lang, mom, your dad, letter lang na nanggaling sa kanila, nakalagay doon na they're going to look after your child whilst you're in the UK. Attach nyo rin doon yung scanned IDs nila, since yung mom ko working in a government hospital, yun yung ginawa kong
ano, yung ID niya na sa government hospital, yun yung ano, yung ID na pinasa ko. So guys, nagpasa rin ako ng ano, ng school ID ng anak ko at saka pictures together with my daughter. Lahat ng occasion. Actually, hindi siya makapal. Hindi nyo kailangan damihan. Basta yung, pakita nyo lang na lagi kayong nandyan, lagi kayong magkasama ng anak mo. I-ano nyo lang, collage nyo. Limbawa, in 1A4, mga 1, 2, mga 6 photos, ganon. Tapos, lagyan nyo ng kaano, ng, lagyan nyo ng caption, like, my daughter's birthday, o Christmas day, mga ganon. Importante kasi yan, kasi dahil strong tayo nyo, dahil strong tayo ko ang anak ko, kailangan todo-todo ang, ano, ang proof kailangan na ipasa ko. Kung hindi naman yung anak, halimbawa, strong tayo mo yung bahay, strong tayo mo yung bahay mo, syempre, mag, ang papasa mo yung title, pero hindi mo kailangan ipasa yung original, kailangan mo yung scanned copy ng titulo ng lupa mo. Kung halimbawa naman trabaho, ang strong tie mo, ang ipasa mo, syempre, si, ano, Certificate of Employment. Ayan, binuo ko na. Syempre, ipapasa mo yung Certificate of Employment mo, hingi ka dun sa office nyo. Tapos, hingi ka rin, syempre, yung payslips mo. Meron ka din dapat na proof na sumasahod ka dun. Syempre, wala naman trabaho na hindi ka sumasahod, diba? Kung walang payslip, basta hingi ka ng proof na nagtatrabaho ka, na regular ka doon, or kung di ka ma-regular, yung kontrata mo doon sa ano, doon sa pinagtatrabuhuhan mo, ipasa mo yun. Kung hindi, kung halimbawa, nagrenta ka naman pala ng bahay, ang ipapasa mo doon, letter from your landlord, yung may-ari ng bahay, pwede rin po yun. Kung kotse naman, kung di pabayad ang kotse, papasa ka rin ng proof na nagbabayad ka pa ng kotse, di ba? Basta marami namang ano, strong tie na pwedeng gamitin talaga para makapag-apply ng UK Tourist Visa. At saka hindi lang naman sa UK Tourist Visa, marami rin sa ibang lugar pa magagamit nyo rin yan. Kailangan talaga na strong tie kapag mag-apply ka ng tourist visa. Kahit sa Amerika, kahit sa Japan, kahit sa lugar. So, syempre guys, dahil nga pupunta ka ng UK, imi-meet mo yung partner mo, di ba? Yung jowa mo. So, kailangan meron kayong pictures together. Ipapasa nyo yan. I-collage nyo lang din. Hindi nyo kailangan damihan. Kahit isang one bond paper lang. Proof lang talaga, guys, na nagkita na kayong dalawa. Tapos, syempre, samahan nyo na rin ng screenshot ng video call nyo. Yung sweet na sweet na video call. Ayan. So, sa sponsor documents. Yan, sponsor documents sa tayo, okay? Ang pinasa ng aking boyfriend noon. Siyempre, nag-apply ako, boyfriend ko pa lang siya noon. 2018 noon eh. Mag-jowa pa lang kami. Tapos 2019 kami nagpakasal. Eh, kiss me. So, ang pinasa niya noon, invitation letter. Yes, bukod sa cover letter, nagpasa pa kami ng invitation letter. So, ano ba nasa invitation letter? Almost same lang naman din sa cover letter. Pero siyempre, siya yung gagawa, yung tipong siya yung nagsasalita dun sa letter na yun. Nakalagay dun na I, Peter Thompson, inviting my girlfriend, Carla, o diba, na makapunta dito sa UK. Hindi Tagalog, English. Siyempre, English eh. Na magpunta sa UK para ma-meet yung family ko at para rin mapakita ko sa kanya ang UK kung magugustuhan niya bago kami mag-move forward sa mga plano namin sa future, yung mga ganun. Tapos lalagay niya rin doon sa invitation letter niya kung anong klaseng trabaho niya, kung may regular income siya, halimbawa regular siya sa trabaho niya, yung ganun, permanent, kung ano, saan siya nakatira, kung nakatira pa ba siya sa nanay niya, o meron siya sariling bahay, lalagay niya dun sa invitation letter niya. Dahil doon ka titira habang nandito ka sa UK, di ba? Kailangan din, nandun din yung contact details, di ba? Contact details niya. Tsaka yung ano pa ba na invitation letter? Siyempre, kung paano rin kayo nagkakilala, ganun. Almost same lang naman sa cover letter. Tapos, nakalagay din doon pala kung magkano yung magagastos niya sa whole trip mo.
Diba? Tsaka kung ano yung, kung halimbawa, nag-book siya ng holiday, nandun din sa invitation letter yon. Nakalagay doon, I will have a confirmed holiday, blah, 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 ganyan, mga 1 to 30 days, 30 days holiday, for example, ha? Nakalagay doon. Tapos, nakalagay yung proof niya, lalagay niya rin doon sa invitation na yung proof niya is kasama doon sa requirements na ipapasa niya. Okay? Kasali rin po ang birth certificate sa requirements na ipapasa niya, okay? Tsaka yung passport, tsaka original ha, yung original passport na ka-scan. Lahat po i-scan sa A4. Huwag niyong kakalimutan yan. Uulitin ko lang, A4. I-scan niyo sa A4 paper. Original passport, pati passport stamps. Kung trip niyo, ilagay din yung tickets niya, ilagay niyo na rin. Pero hindi naman kailangan yung ticket. Basta may passport stamp, okay na yun. So, pati yung scanned ID niya, driver's license yung napili namin. Na ilagay, naka-scan din yun. Pinagsama ko na yun, yung passport niya, tsaka yung ID niya sa isang, sa isang A4 paper. Pati yung mga, halimbawa, kung saan kayo nag-stay, nung magkasama kayo, mga resibo ng hotel, resibo ng pinag-stayan nyo, condo, yan, mga sinama ko rin yun sa amin, sa requirements ko nun. Nagsama rin po siya sa requirements niya. Huwag niyong kakalimutan yung bank statement po, ah. 6 months bank statements. Proof po yan na kaya kanyang isupport sa whole trip mo sa UK, okay? Kung may credit card, edi ilagay niya na lang sa invitation na mayroon man siya credit card, ganun. Wala siyang savings. Nagpasa din po siya ng ng copy, ng job contract niya. At saka yung 6 months payslip. Yan, pinasa niya po yan. Tsaka yung mga utility bills. Ang pinasa niya nun is Vodafone bill at saka council tax. Ayan. Tapos guys, nagpasa din po siya nun ng confirmed holiday niya. Kasi may bibigay na paper yan. Pwede i-print yun. Yung confirmed holiday niya. I-request niya lang dun sa company niya na kailangan nyo. Sa visa. Bibigay yan. Ganun yung ginawa namin. Nag-request kami. Tapos, sinend sa kanya. Naka-PDF yun. Tapos, print nyo lang sa A4 din. Kung yung mga pagpiprint sa A4, guys, ha? Sabihin ko lang. Yan yung mga tipong gagamit kayo ng scanning service sa BFS. Pero kung hindi naman, kung gusto nyo self-upload, save nyo lang dun sa laptop nyo or save nyo sa USB. Then, kayo na lang bahala mag-upload. Yan, mamaya sasabihin ko kung paano yung self-upload na yan, yung tsaka yung scanning service na yan, okay? Kasali din po sa requirements ng sponsor ang house mortgage. Kung wala naman po siyang bahay na binabayaran like house mortgage, pwede din man po ang, halimbawa kung renting siya, pwede po yung galing sa landlord mismo na letter na pinapayagan niya na doon kayo tumira sa bahay na inuupahan niya. Or halimbawa, nasa bahay siya ng mother niya. Kasi ako, nung time na mag-jowa pa lang kami, bali dun pa lang sa mother niya nung nakatira. So, ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, magpasa siya ng house mortgage ng yung copy ng house mortgage ng mother niya. Then, letter din na galing sa nanay niya. So, nanghingi rin kami, pasign din kami ng letter sa nanay niya na pinapayagan ako ng mama niya na magstay doon sa bahay niya for a couple of weeks or mga 4 weeks, ganon. Basta pinayagan ka niya. Tapos, syempre, may ID rin. Naka-attach din doon yung ID ng mother niya. Huwag niyong kalimutan yung ID. Okay? Then guys, pag complete na po ang requirements, yan, complete na tayo sa requirements. Punta na kayo dito sa link na to. Yan. Yan, yung link na yan. Ilalagay ko din po yung link na yan sa description, okay? Para ma-copy-paste nyo or ma-click nyo na lang at ma-direct kayo sa mismong website. Dyan po yan sa link na yan, dyan po kayo mag-fill up ng application form. At kailangan po guys ha, kailangan na may valid email address kayo.
So, kung wala pa kayong mga valid email address, wala kayong email address, gumawa na po kayo. Kahit po Yahoo yan, Hotmail yan, or Google yan, kahit ano, or ano pa pang mga email address. Basta kahit ano, Microsoft yan. Tsaka guys, huwag niyong kakalimutan po na i-check, triple check, 4 times nyo i-check, 10 times nyo i-check, yung mga application nyo, requirements nyo, kailangan nag, ano yan ha, kailangan, kung anong nasa requirements nyo, ganun din yung nasa application na i-fill up nyo, kailangan pareho. Kailangan po mag-match. So, kapag tapos na po kayo sa pag, ano nyo, sa pag-fill up ng form, syempre, sana pa ba kayo magpupunta? Proceed na kayo sa payment. Ayan, nung time ko, nasa 7,000 po yung binayaran namin. So, hindi ko na alam kung magkano siya ngayon. Try nyo na pumunta sa VFS website. VFS Manila website. Nandun po yung mga presyo. Kung magkano yung babayaran nyo sa visa. Na tourist visa, okay? Tourist visa. Tapos guys, pagkatapos yung magbayad, pwede na kayo mamili ng date kung kailan yung gusto magpa-biometric. Yung biometric, yan yung time na kukunan na kayo ng fingerprints, tsaka pipicturan kayo. Yung picture na yun, yun yung lalagay sa visa nyo pag nagka-visa kayo. So, doon na nga, mamimili na kayo ng date. May mga date na free, may mga date din naman na may bayad. So, kung carry nyo, kung hindi man kayo nagmamadali, doon na lang kayo sa free, di ba? Kung afford nyo naman, edi push nyo, di ba? Then, pwede kayo mag-avail ng mga services nila doon sa BFS, guys. Pwede. Like, priority. May mga priority service sila nun eh. Alam ko yung mga fast service, yung tipong 1 to 2 days lang ata, or 5 days lang, may visa na. Yung mga ganon, may result na agad. Pwede nyong bayaran po ang pag-apply ng visa nyo, yung visa fee, through credit card, debit card, PayPal. Yan. Don't forget to print po ng application form at saka receipt. Kasi dadalhin nyo yan sa araw ng biometrics nyo. Okay, guys? Pero dahil ngayon, scanning service na pala sila, ito na tayo sa scanning service. Sabag, tapos nyo kasi, halimbawa, tapos nyo kayo mag-fill up ng ano, ng application form, payment fee, payment, ganyan na, nakapag-proceed na kayo sa payment, at na-direct na kayo sa mga BFS. Meron kasi doon self-upload na nakalagay. So, pwede nyo i-upload directly doon. Wala kayong babayaran. Self-upload. Free yan. Upload nyo lang lahat ng requirements doon. Tapos, kayo na bahala magpasa. Kayo na bahala. Para sigurado rin na lahat ng requirements nyo maipapasa, pwede nyo gawin yan. Yung mag-self-upload. Yung kayo na talaga yung magpasa directly na bula sa laptop nyo. Lahat ng requirements. Kasi, alam ko, mayroon din tong mag-i-split kung, ano ba, sponsor documents, applicant documents, mga ganon, meron doon. May parang, tawag dito, barcode separator sila doon. So, kung hindi nyo naman, halimbawa, wala kayong knowledge, diba? Hindi naman kasi lahat marunong sa computer, hindi rin naman lahat magaling sa pag-upload-upload na yan. Kahit nga ako, hindi pa ako marunong yan. So, dalin nyo na lang lahat ng requirements nyo sa BFS. At magbayad na lang kayo ng scanning fee. Sa naaalala ko, ang binayaran ko kasi noon ay 670 pesos. So, hindi ko alam kung magkano na siya ngayon, pero pwede nyo na re-check sa BFS Manila website. Lalagay ko na lang din sa description kung anong website yun, okay? Para madali po sa inyong lahat. Kung doon po kayo magpapascan sa BFS, don't forget to separate original and photocopy, okay? Para hindi kayo malito rin. So, pagdating nyo doon sa BFS, meron kayo, kasi may mapiprint nyo rin yun, may isa-send sa ano nyo, sa email address nyo, yung confirm booking nyo ng biometrics. So, ipiprint nyo yun, dadalhin nyo yun sa BFS, kailangan mga 15 minutes early, nandun na kayo ha, mga kailangan huwag kayong malilate. So, ipapakita nyo yun sa guard na meron kayong appointment ng araw na yun. Tapos, makikita rin naman dun kung ano yung mga services yung na-avail nyo. Tsaka yung resibo na binayad nyo sa pagbayad ng visa. Kailangan dala nyo yan, okay? Tapos, bibigyan din kayo dun ng ano, barcode separator. Gagamitin nyo yun sa pag-separate ng... Habang nag-aantay kayo ng time nyo,
i-separate nyo muna lahat ng mga ano nyo, ng mga papers nyo, mga requirements nyo. May nakalagay doon na applicant requirements, applicant documents yan. Tapos may nakalagay na educational keme, ganon, sponsor documents. Wait, meron ata ako ditong barcode separator, baka may share ko sa inyo. Okay, wait lang. Ayun, meron ako guys, may sample ako ng isa. Ito, katulad nito, additional documents nakalagay. Yan, ganito itsura ng barcode separator na ibibigay sa inyo sa BFS Manila. Pag nandun na kayo at tapos na po kayo magpa-biometric, ang waiting day po ay 15 days. Ayan. Maximum, ha? Maximum 15 working days po. Hindi po kasali ang Saturday and Sunday. So, Monday to Friday po. 5 days na agad yun. Then, another 5 days again ng Monday to Friday. Hindi kasali yung Saturday, Sunday. Okay, tandaan nyo yan. Doon po magbalang ng 15 working days sa pag-aantay ng visa. May time naman po. Huwag kayo mag-alala. Okay? Dahil ako, hindi ako nag-antay ng 15 working days. 7 days lang. Wala pa nga atang 7 days no. Naalala ko, mga 6 days. Dumating na yung visa ko. Nag-avail kasi ako ng delivery yan. Courier. Kasi nagbayad pa ako ng mga 500 noon or 600 ata nun sa courier. Tapos nagbayad din ako ng SMS fee. Parang mga 40 pesos ata yon. So pagkakaalala ko ha, para ma-update ako kung meron na palang meron ng result yung in-applyan kong visa. So guys, bibigay ko rin dito, lalagay ko na rin sa description kung ano ang address po ng BFS Manila, okay? Sa lahat po na mag-a-apply, ayan, good luck po sa inyo, guys. Sana po ay makatulong po ito sa mga bago pa lang po mag-a-apply po dyan. Sana makatulong tong video ko. Hindi po ako professional, hindi rin po ako isang solicitor o wala po akong agency, guys. Ang gusto ko lang po ay makatulong sa ibang katulad ko po. Sa mga may katanungan, pwede po kayo mag-comment. Comment po kayo ng mga question nyo at sasagutin ko po sa next vlog ko. Okay, guys? Or kung gusto niyo ako directly na makausap, pwede niyo po ako i-search sa Facebook. Meron po akong Facebook page, Pinay in Britain. Yan po. Abangan ko po yung mga message niyo sa akin. Okay? Maraming thank you po sa inyo sa panonood sa akin today. At abangan niyo po yung mga susunod ko pa pong vlog. Si-share ko rin po ang spouse visa journey ko po. At pati na rin po yung mga TB test, IELTS, yan, lahat ng yan, i-share ko po yan. So, thank you po sa panonood, guys. Sana nakahelp ako uli. Thank you po. Bye-bye!